Welcome guys sa isang bagong video, Book Recommendations ni Jammy's. Para sa video na ito, magre-recommend ako sa inyo ng dalawang libro. Isang non-fiction book at isang fiction book na nabasa ko this year at malaki naging impact sa akin. Para sa unang libro, ito ang autobiography ng astronaut na si Chris Hadfield, An Astronaut's Guide to Life on Earth. Imagine ninyo na bata kayo na nanonood ng TV. Tapos may nakita kayong tao na na-amaze kayo. At sinabi ninyo sa sarili ninyo, wow, ang amazing niya. Gusto ko maging kagaya niya. Basically, ganun ang nangyari kay Chris Hadfield na nung bata pa siya, napanood niya sa TV yung first time na nakarating ang mga tao sa moon. So, na-inspire siya nun at sinikap niya maging kagaya nila, isang astronaut. Which is, kahit noong time na yun ay sobrang liit lang ang chance na mangyari. Pero instead na sumuko, dahil dun ay mas lalo pa siyang nagsikap para maabot yung pangarap niya na maging astronaut. Nag-focus siya na gawin palagi yung best niya sa mga ginagawa niya at dun ko nakita yung importance ng grit. Makikita dito na kahit mukhang imposible ang mga pangarap natin, ay kapag nag-effort tayo, kahit nasa maliliit na bagay, ay eventually maaabot din natin ang pangarap natin. Parang si Chris Hadfield lang na nangarap at naging astronaut na 3 beses nakapunta sa space. Napaka-rare ng bagay na nagawa niya at nakita ko na isa siyang mabuting tao, kaya gusto kong i-recommend ang book na ito sa inyo. Para sa next book, kasabay ito sa recommendations ni Bill Gates na nabasa ko sa isang article dati. Ito ay ang isang realistic and medical fiction novel, The Heart, by Mylis Du Kerangal. Sana na-pronounce ko ng tama yung pangalan niya. Sinulat yung original na libro in French, kaya ang binasa ko ay yung English translation na gawa ni Sam Taylor. Yung libro ay nagre-revolve around sa 24 hours pagkatapos mangyari ang isang aksidente. At isa sa mga characters ay na-declare na brain dead. Pero sa 24 hours na yun ay malalaman mo yung mga iniisip at nararamdaman ng iba't ibang characters. Yung magkakaibigang na-aksidente, yung mga magulang nila, yung mga nag-respond na doktor, yung iba pang pasyente sa ospital, at marami pang iba. Ngayon, kapag view mo yan as is, parang napaka-overwhelming ng iba't ibang perspective. Pero yung way na kung paano na-present yung views ng iba't ibang characters, ay parang napaka-poetic na dating sa akin. Malalaman mo yung history ng characters at mararamdaman mo yung mga nararamdaman nila. Para bang nagkakaroon kayo ng connection sa isa't isa? Ang weird sa feeling nun, pero dadalhin ka ng librong ito sa isang journey ng shock, grief, anguish, at hope. Kaya sa tingin ko, magandang i-recommend ang book na ito. So yun lang guys, dalawang libro para sa pinakauna kong book recommendations. May iba pa akong nabasang libro this year, pero para sa akin, yung dalawang iyan ang nag-iwan sa akin ng feeling na kailangan ko talaga i-recommend sa iba. Hopefully, nagustuhan ninyo ang video na ito. Mag-comment kayo sa baba para suggestions at mag-subscribe kayo para sa iba pang content. Hanggang dito na lang muna. Uli, ako si Jammy's. Bye-bye!